Luto na po siya. Pwede nang kainin. Para po sa ating palaman, kailangan po natin ng buko. Pero yung hindi masyadong maano, malambot. Ayan, so matigas na siya. Okay. Ayan na po siya. Ilagay ang ating kinayag na buko. Lagyan ng konting tubig para lumambot ang ating buko. Malambot na malambot. Then, iwan natin ang boy. Okay, now that the meat is now cooked, maglalagay na tayo ng sugar. So, kung meron kayong panutsa, much better. Pero dahil wala ako noon at meron akong muscovado, ito na lang ang gagamitin ko. So, I'll put around 3 spoonfuls of muscovado. And let's see kung tama na yan. Okay, so sa kulay niya pa lang, it says na kulang pa. So, magdadagdag pa tayo. But then, I will wait until yung tubig natin is konti na lang para tipid tayo ng sugar. Mas palambutin pa natin yung ating buko. Yan, konti pa. Now, nakonti na yung tubig. Let's add more muscovado sugar. Let's have another 3. Yan. And magdagdag tayo na vanilla. Okay, vanilla essence. Oops. Okay, konti pa. Ayan na po siya. Konti na lang. Yan, medyo patayuin pa natin. Pero ang bango na po niya dahil sa vanilla. Ito po'y pangpalaman lang natin. So, hindi talaga ito yung bukayo na masarap na masarap at ano, malapot. Ganyan lang po. See? So, I think that's enough. Ngayon po, lumuluban na natin ang ating dahon ng saging para sa pambalot natin. Or pang ilalim lang natin sa molder. Pag nag-iba na yung kulay, it means okay na. Yan. Hello mga diday! Today, gagawa ulit ako ng isang kakanin na paborito kong painin sa Pilipinas. So, I will only try to make putong bigas na may palaman na bukayo. Okay? So, that's because I don't want to waste my yung bigas na pinagiling ko, rice flour that I had last time, hindi ko nagamit, yung may tubig na. So, here it is. This is the rice flour with water. So, what I'm gonna do is only add baking powder into it. Kasi yung tamis niya, the sweetness will come from the the sweetness will come from the bukayo. So, let's try it! Ngayon, lalagyan ko yung aking molder. Silicon molder ng dahon ng saging. Let's see kung magagawa ko. Kasi para pag kakainin na natin, pag ipamigay ko siya, tatanggalin ko lang siya na may balot ng konti para may hawakan. Kasi, alam mo na, wala tayong pera. So, hindi pag na tayo binili ng paper.
ito na lang ang gamitin natin. Tapos, bubuntingin ko na lang siguro ng konti. So, parang ganyan siya. Okay? Yan, lahat. Siguro meron akong 10 nito. So, gawin na natin. Tcharam! Ito na. 11 pala siya. So, simulan na natin. Kailangan natin ng ito. Lalagyan natin ng baking powder ang ating rice flour with water mixture. Okay, let's see. I hope it won't be messy. So, mga dalawa. Dalawang kutsara. 2 tablespoons of baking powder. I hope that's enough. Para okay ang ating gawa. Something. Okay, then ilalagay na natin sa ating molder. Okay? So, simulan na natin. Maglalagay tayo ng kalahating kutsara. Konti lang. Okay. Ayan. Kalahati lang nung ng ating molder kasi maglalagay na tayo ng ating bukayo. Lalagay natin sa gitna. Okay. Ipupush natin para gumitna talaga siya. Okay. And then, lalagyan natin ulit sa ibabaw. Patakpan natin yung bukayo. Parang para siyang palaman. Yan. Okay. So, may ano pa rin, may nakikita pa rin ang bukayo, but that's okay. So, ito yung ating sample. Gagawin natin ito to the rest of the molder. Pero I think I have to make it less kasi masyado siyang puno. Kasi dahil nilagyan natin siya ng baking powder, mag-aalis siya. So, gagawin natin. Let's continue. Continue, continue, continue. Okay, konti lang muna. Okay. Less, less, less. And then, bukayo. Okay, yung bukayo natin ang sarap. Malasang malasa siya, pero mas kubado at vanilla lang naman ang nilagay ko. Ayan, lagyan na natin sa ibabaw. Okay. So, ayan na po. Nalagay na natin sa ating molder. So, papainitin na natin yung ating steamer. Okay. Mainit na po siya. So, lagay na natin. Ayan na po silang lahat. So, steam muna po natin siya. About 30 minutes. Wow, nagsimula na po siyang umalsa. May 30 minutes na nakalipas, so i-check na natin kung luto na siya. Okay, dito tayo sa gitna. Medyo mamasa-masa pa. Ayan, so I think that's okay. Nakikita ko na yung sa gitna niya, bumuka na siya. Itong isa, ito yung pinakamadami. Kaya medyo malata siya. Yan. So, I think it's ready. Luto na po siya. Okay. So, inaban na po natin siya. Okay. Papalamigin na lang po muna natin bago kainin kasi masyado pang mainit. But, this is actually good to eat when it's still a bit hot. Pero, pag kasi may mga bigas kasi na pag malamig na, masyado na siyang dry. But I don't think this one will be so dry pag malamig na siya. Kasi para siyang a little bit sticky. Yan. So, gusto niyo na bang tikman? Tikman na natin! So, heto na mga diday ang ating putong bigas na may palaman na bukayo. Okay? So, tingnan natin kung kung lasang putong bigas nga siya na may bukayo. Kasi isang beses ko lang nga tayo nalasahan sa Pilipinas. And I think parang dry pa yon. So let's see ito kung masarap. K.
Okay? Actually, mainit pa siya, kakaahon lang natin. Kaso, hindi na ako makapaghintay kasi matutulog na tayo mga diday-day gabi na. So, ayan. Nilagyan ko siya ng dahon sa ilalim. Actually, yung nabili kong bigas na pinagiling ko, parang siyang malagkit. But actually not. Siya yung ordinaryo siyang bigas. So, ayan. Dahil mainit pa, kita niyo umuusok pa, dumidikit pa siya sa dahon. So, kumuha tayo ng kutsara. Huwag tayo maging martir. Gusto ko siya kasi, alam mo yun, yung ini-imagine ko na magkakarak siya sa ibabaw. And nangyari yun. However, nung nandun pa siya sa steamer, butog siya ng gano'n, no? Pero nung pag-alis ko ng takip, bigla siyang bumaba. So, I don't know why. Pero ganun talaga lagi ako pag nag-gumagawa ng puto. Ayan. Bakit ba siya sticky? Baka talaga sticky yung nabili ko. Sticky rice or glutinous rice. Ang init mga diday. Actually, ayoko nang mainit. Pero, para tikman natin kung masarap. Bago matulog, eto muna. Ako, ito nyo na. Lapad na ng mukha ko. Pakakain. Masarap. So, buti na lang talaga hindi ko na nilagyan ng asukal yung ating coconut rice flour mixture kasi yung ating pong bukayo saktong-sakto para matamisan niyo yung ating puto. Siguro nga malangkit to. Masarap. Hindi dahil ako nagluto. Kaya nilinisan ko ng gusto yung dahon nito kasi talagang sisimuting. Sarap. So, gusto nyo, humingi lang kayo. Papagrab natin, pero konti lang ang ginawa ko. Masarap mga diday. So, successful ang ating putong bigas with, lagi kong nakakalimutan, bukayo. Thank you! Sa susunod ulit na delicacy. Bye-bye!